Samantala, sa puntong ito, makakausap po natin si Barangay Chairman Alberto Sunga, nakakasako po na barangay dito po sa Masantol, particular tong Barangay San Nicolas. Magandang gabi po, Chairman. Magandang gabi rin po. Paano po ba nangyari dito at hanggang ngayon po ay nire-reklamo po siya ng mga residente? Dahil po sa sa bagat po, pag umuulan po, dahil mababa po ang lugar, dito po bumabagsak ang tubig ng ulan. Dahil po mababa na po itong Masantol. Pero yun nung binabanggit nyo kanina, privado ito. Ano po ang sabi sa inyo ng may-ari at parang may mga parting napabayaan na? Dati po kasi, litaw na to, kaya lang po, nangyari lang po yung ulan na habagat. High tide po ngayon, kaya lumaki lang po yung tubig. Pero ito yung tuyo na po ito nung nakaraan na buwan. Mm-hmm. Pero, Chairman, nakikita naman natin, no? Meron yung mga isdang maliliit. So, mukhang matagal-tagal na ho siya. Baka ho, hito o dalag pa yan. Eh, ano ho ang... parang hindi ho sila na medyo bago lang ho ito, eh. Kasi po, nangyari po yan. Pag... ano po kasi yung tubig dito, nagbaha po, matagal-tagal po, hanggang dibdib po yung tubig dito. Kaso po, nung patuyo na po, dumating po yung bagyo. Mm-hmm. Tapos po, nagsabay pa yung pagtaas ng tubig na habagat, kaya po ganun ang nangyari. Nagagaling lang po sa sapayan. Kaya opo. Hindi po kagad... Meron ho bang plano yung barangay para kahit papano eh, makatulong yung may-ari nitong sementeryong ito para ho... Kumbaga, maibsan din yung hirap po ng mga dumadalaw po dito. Ang ginawa po namin, nakpatulong po kami kay Mayor na umihingi po kami ng buhangin para magsambagin po kami dito. Para yung mga tao, makakapag-ilaw po sila ng maayos sa undas na to. Okay. Maraming po salamat si Barangay Chairman Alberto Sunga ng San Nicolas, Masantol, Pampanga. Samantala.